Magandang araw! Tayo na't makinig, manood, matuto at ibahagi ang aral ng asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Sa araw na ito, tara't sabay-sabay nating gawin at pag-usapan ang paksang may kinalaman sa katuturan ng mga terminolohiya o sa Ingles ay tinatawag bilang definition of terms. Ngayon, ano nga ba talaga ang katuturan ng mga terminolohiya o definition of terms? Tara't basahin natin ang kahulugan nito. Ito ay mga salitang ginamit sa pananaliksik at nagbibigay kahulugan sa punong ideya ng pag-aaral. Karagdagan pa dito na kahulugan, inililista rito ang mga salitang ginamit sa pag-aaral, tanging mga katawagan, salita o parilarang may espesyal na gamit o natatanging kahulugan sa pag-aaral ang bibigyang definisyon. At yan ang kahulugan ng katuturan ng mga terminolohiya o yung tinatawag nating definition of terms. At bilang karagdagan pa dyan, ang katuturan ng terminolohiya ay may dalawang klase. Ano kaya ito, no? Meron tayong tinatawag na konseptual na pagpapakahulugan at meron din tayong operasyonal na pagpapakahulugan. Kaya't simulan natin sa konseptual na pagpapakahulugan. Pag sinabi nating konseptual, ito ang standard na kahulugan. Ito ay kadalasang matatagpuan sa diksyonaryo. Ito ay isang akademiko at universal na kahulugan ng salita na nauunawaan ng maraming tao. Ibig sabihin lang po nito, ito yung meaning ng isang salita na naiintindihan ng karamihan. Halimbawa na lang, yung salitang aso, mesa, unan, at marami pang iba. Diba? Ito'y madaling maunawaan dahil ito'y may universal na kahulugan at kadalasang nakikita sa diksyonaryo na siyang dahilan bakit nga ba ito tinatawag bilang konseptual na pagpapakahulugan. Yun ang pinakaunang klase ng terminolohiya. Ngayon naman, meron din tayong tinatawag na operasyonal na pagpapakahulugan. Dito naman, binibigyang kahulugan ang mga salitang mahalaga o pinili na ginamit sa pananaliksik. Bibigyang linaw ang mga ito sa paraang kung paano ito ginamit sa loob ng pangungusap. Halimbawa na lang, kung ang title ng research study natin ay epekto ng TikTok sa akademikong pagganap ng mga piling mag-aaral sa asignaturang physical education, ang operational definition of terms doon o ang operasyonal na pagpapakahulugan doon ay yung paggamit natin ng salitang akademikong pagganap o di kaya yung salitang TikTok. Dahil katulad nga ng nabanggit ko, kukunin natin ang kahulugan ng isang salita sa kung paano natin ito ginamit sa research natin. So para masigit natin itong maunawaan at para sa mga karagdagang mga tips kung paano nga ba talaga gumawa nito, tara't basahin natin ang aking hinanda sa inyo. Unang tip, ayan, tip number one, kunin ang mga salitang espesyal at teknikal na sa pananaliksik nyo lang makikita. Mas mainam na huwag nang isama ang mga salitang alam na ng karamihan. Tulad nga lang ng mga salitang guro, mag-aaral o di kaya yung salitang paaralan. Huwag na natin isama yung mga ganong salita sapagkat kahit sino alam ang definisyon at kahulugan nito. Kaya nga, tandaan, ang ilagay lang natin sa ating research ay yung mga salita lang na espesyal at technical terms na sa research lang natin mababasa. At para naman sa ating tip number 2, ang kahulugan ay dapat malinaw, angkop, ang nilalaman at maiksi pero direktibang pinapakita ang punto ng kahulugan o dapat direct to the point. Katulad na lamang sa halimbawang makikita nyo sa inyong mga screen. Katulad na lamang ng salitang botante, close-minded, kung ating susuriin ang mga kahulugan na naririto ay may direktibang pagpapakita ng punto o direct to the point. At masasabi rin nating malinaw at angkop doon sa ating research
title. At para naman sa aking huling tip o para sa ating tip number 3, ayan po, ihana yung mga espesyal at technical na salita ayon sa alpabeto o dun sa ating tinatawag na alphabetically arranged. Tulad na lamang ng halimbawang makikita nyo rin sa inyong screen. Diba, hinanay sila o hinanay ito ng mga mananaliksik according doon sa tinatawag nating alphabetically arranged. At base nga sa mga salitang makikita lamang din sa research nila. Kasi nga, diba, ang katuturan ng terminolohiya ay magsisilbing diksyonaryo ng inyong research. Kaya dapat ang mga salitang naririto ay angkop sa inyong pinag-aaralan. O diba, madali lang, kaya't sana may naunawaan ang mga tagapakinig at nanonood sa mga oras na ito. Ating napag-usapan, unang-una sa lahat, ang kahulugan ng katuturan ng terminolohiya at ang dalawang klaseng ito. Ngayon naman, napag-usapan rin natin yung mga tips kung paano nga ba talaga gumawa nito. Sana po talagang may natutunan tayo at mai-apply natin ito, mabigyang aplikasyon sa ating gagawin pananaliksik. Kung kaya't huwag kalimutang mag-like at subscribe sa YouTube channel na ito para sa mga karagdagan pang kaalaman. Paalam!